the Nerd Princess, Part 6. And they lived happily ever after. Pagkatapos ni Selena sa binabasang libro, at saka binalingan si Kelly, namulat-namulat pa rin ang mga mata. Napabuntong hininga ang dalaga. Pangalawang libro na natapos niyang basahin dito, pero gising na gising pa rin ang pamangkin. Nasa hospital suite sila. Tatlong araw na ron ang kanyang pamangkin. Maliban sa mga pasa at galos sa katawan nito, maswerteng wala itong malalang pinsala na natamo na dulot ng pagkakahagip dito ng isang sasakyan. The CT scan results revealed no cerebral damage. Wala rin nakitang malalang pinsala sa resulta ng x-ray nito. Maari na daw itong i-discharge bukas. Sandaling umuwi si Ate Jane at ang bayaw niya sa bahay ng mga ito, kaya siya ang naiwang kasama ng kanyang pamangkin. Tita, I want more. Ungot ng paslit. More? Napabog siya ng hangin. Ilang fairy tale books ba ang dapat niyang basahin para dito? Katulad ng maraming bata sa edad nito, ay mahilig ito sa mga fairy tale stories. Tumango ito. Malat na si tita eh. Anya, giving her an exaggerated, throaty, froggy voice. At kunwari ay umubo-ubo pa siya. Kelly giggled. Anong nakakatawa? Kunwari ay si Tanya rito. But she was happy that her niece was really well. Your voice is so pangit, tita. Anito, saka humagit-gik. Pangit pala ha? Masuyong kiniliti niya ito sa tagiliran. Tawa ito ng tawa habang umiiwas sa kanya. Wala na itong Ivy, kaya malaya na itong nakakagalaw. Naabutan ni Justin sina Selena at Kelly na tawa ng tawa. Mukhang abalang-abala ang dalawa sa paglalaro, kaya hindi napansin ng mga ito ang pagpasok niya. Aliw na aliw siya habang pinanunood ang magtiyahin na naghahagik-gikan na tila mga teenagers. Si Kelly ang unang nakapansin sa kanya mula sa pintuan. Tito Justin! Napalingon si Selena sa direksyon niya. What are you doing here? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Ang alam siguro nito ay nasa opisina siya. Good morning! Bati niya rito sa halip na sagutin ang tanong nito. Nilapitan niya ito, saka hinalikan sa pisngi. Good morning, princess! Bati niya rin kay Kelly. Nagningning ang mga mata ng bata habang nakatitig sa kanya. Iniabot nito sa kanya ang hawak nitong teddy bear. He remembered the first time Kelly saw him. Mukha itong na starstruck. You are so handsome! Can you be my boyfriend? Wika nito noon na ikinatawa nilang lahat. You did bring me flowers? Nakakunot noo si Kelly na animong girlfriend na sinisita ang boyfriend. Tumingin siya kay Selena. Lumuwang ang pagkakangiti nito. Napakamot sa ulo na muling bumaling siya kay Kelly. I'll just give you a kiss. Pampalubag loob niya sa bata. Baka magalit si tito. Nakalabing sabi nito. Sabay tingin kay Selena. Bakit naman magagalit si tita? Amused na tanong ng binata rito. Kasi she's your real girlfriend. Baka magselo siya sa akin, you know. Inosenteng pahayag nito. Napangiti na lang siya. Pakiramdam ni Selena ay namula pati ang dulo ng buhok niya. Lalo na nang sumulyap uli si Justin sa direksyon niya. Ano bang pinagsasasabi ng pamangkin niya? We're just friends, Kelly. Wika niya sa bata na hindi tumitingin kay Justin. Isa pang lalaking to, kung makatingin sa kanya, aakalain na siya ang nagsabi sa pamangkin niya na magkasintahan sila dito. Hindi nito alam na sadyang malikot lang ang imahinasyon ng bata. Pero ano nga ba ang relasyon nila ni Justin? They kissed and they acted like lovers. Yes, pero wala naman silang anumang napag-usapan nito. Para lamang silang sumusunod sa agos. Hindi alam kung saan papunta. Base sa ekspresyon ng mukha ni Kelly, ay tila hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Don't worry, Kelly. Your tita will surely understand. Ani Justin sa bata. Pinandilata niya ang lalaki. Parang ginagatungan pa nito ang paniniwala ng bata tungkol sa kanilang dalawa. Nakakainis talaga to. Pero bakit ganun? Parang hindi naman inis ang nararamdaman niya rito kundi... kilig? Natutuwang pinagmasdan na lamang niya ang dalawa. Naani mo magkakilalang magkakilala na kung mag-usap. Paminsan-minsan ay sumasali siya sa usapan ng mga ito. Justin was so fond of her niece. Mukhang magiging mabuting tatay ito. Sa isipin yun ay tila may maliit na kamay na humaplos sa puso niya. Nang pumasok ang nurse,
ay saka lamang natigil ang pag-uusap ni Justin at Kelly. Hello, Kelly! Pati ng nurse sa pamangkin niya. Kapag Juan ay tumingin ito kay Justin. Hello, sir! Anito, saka ang initian ng binata ng matamis. Pagkatapos ay pakending na lumigid ito sa kabilang bahagi ng kama ni Kelly. Wala namang ibang gagawin doon ng nurse dahil bukod sa wala ng IV si Kelly, ay mamaya pa ang oras ng pag-inom nito ng gamot. Umaasak kilay niya, lalo na nang gantihan ng binata ang pagbati ng babae. Maya-maya pa ay ang binata na ang kinakausap ng nurse na obvious ang pagpapakyut sa lalaki. Ang arte-arte, hindi naman kagandahan. Nagkukutkot ang kalooban ni Selena dahil mukhang game ang magaling na lalaki sa pakikipaglapit sa babaeng ito. Tuloy kapag napapasulyap ito sa kanya ay hindi niya mapigilang irapan ito. Pero hindi pa rin ito makahalata. I'm sorry to interrupt, but the patient needs to rest. Hindi na niya napigilang magtaray. But you are free to continue your conversation outside. Mukhang marami pa kasi kayong pag-uusapan. Sarkastikong dagdag niya. Mukhang nakahalata naman ang nurse dahil nahihiyang lumabas na ito ng silid. Nang tuluyang makaalis ito, ay umupo siya sa tabi ni Kelly. Hindi niya pinansin si Justin. Hey, are you mad or something? Painosente pang tanong nito, saka tumabi sa kanya. Pasimpleng tinabig niya ang kamay ng binata at lumapit siya sa kabilang panig ng kama. Mad? Ako? Galit? Anya sabay turo sa sarili. Ha! You've gotta be kidding me! Ngiting aso ang ngiti niya rito. Naiinis siya sa pagiging madhid nito. Pumalatak to. Yeah, you don't look mad. Nakabusangot ka lang at nalalaki ang mga butas ng ilong mo. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Bakit ka ba sunod ng sunod? Bakit hindi ka pa lumabas? Baka hinihintay ka na ng kausap mo. Sabi niya rito, saka umismid. Tito Justin, Tita Selena is not mad. She's just jealous. She's jealous of the nurse you're talking to a while ago. Sabad ni Kelly, na umupo sa gitna ng kama. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Justin. Mabuti pa ang batang ito. Alam na nagsisi... Teka, jealous? Magkapanabay na sabi nila ni Justin. When she looked at his direction, she saw him grinning from ear to ear. Excuse me, hindi ako nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Nakataas ang isang kilay na sabi niya rito. I don't know. Bakit ka nga ba nagsiselos? Wika pa nito. Amusement written on his face. Mukhang tungtua pa si Justin sa ideyang nagsiselos siya. But trust me, there's no reason for you to get jealous. Hindi ako nagsiselos, sabi! Frustrated na singhal niya rito. Sa kanya na-realize na naroon pala ang pamangkin niya. Napabugas siya ng hangin para kalmahin ang sarili. Bakit kasi pinagpipilitan itong nagsiselos siya? Kung di ka nagsiselos, ano tawag dyan sa pagsisintir mo? Tila nananadya pang singit ang isang bahagi ng isip niya. Eksakto naman pumasok ang doktor na tumitingin kay Kelly, kasunod ang nurse na kausap ng binata kanina. Nang tingnan niya ang huli ay pagkatamis-tamis ng ngiti nito sa kanya na ginantihan niya ng irap. Lumapit si Justin sa kanya at inakbayan siya. She did not shove him off. Instead, she moved closer to him. Silang dalawa ng binata ang kinausap ng doktor. Samantalang ang nurse ay halatang nahihiya sa kanila at nagtatago sa likuran ng doktor habang hawak ang chart. She smiled. She couldn't blame the nurse anyway. Ang mahalaga ay katabi niya si Justin. Okay, bye! Pagkatapos makipag-usap ay isinilid na ni Selena ang cellphone sa bulsa ng kanyang shorts. Binalikan niya sina Ate Jane at Kelly sa kinaroroonan ng mga ito. It was Saturday. Nakasanayan na nila ni Ate Jane at Ate Colleen na tuwing ganong araw at walang pasok ang mga bata ay nakikita-kita sila sa bahay ng ate niya. Dapat ay may lakad sila ni Justin pero nakansila yon dahil may mahalaga raw itong aayusin. Tumawag ito sa kanya kanina. Hindi na nito idinitalye kung ano yun, but he said it had something to do with his sister. Pupuntahan sana niya si Gael, pero wala ito sa bansa, nasa Thailand to. Kaya nagpasya siyang manatili na lamang sa bahay nila. Bonding na rin nilang magkakapatid ang pagkakataong yun. Natatnan niyang nag-uusap ang mga kapatid niya tungkol sa mga bagay-bagay sa anak ng mga ito. Inaliw na lang niya ang sarili sa panonood sa mga batang nagkukulitan at nagtatakbuhan. Kapwa may tigdalawang anak sina Ate Colleen at Ate Jane niya. Somehow, naiinggit siya sa mga to. They both had loving husbands and they had lovely kids. Bumuntong hininga si Selena.
Don't worry. You'll have your own someday. Pukaw sa kanya ni Ate Jane na tila nabasa ang naisip niya. Someday is a long time. Why not soon? What do you think? Sabad ni Ate Colleen habang pinupunasan ang likod ng anak nito. Sounds better. Pagsang-ayon ni Ate Jane. Hindi naman malayong mangyari yun, diba? Mukhang seryosong seryoso yung Justin sa kapatid natin. Pasadong pasado siya sa amin na maging bayaw. Sigurado rin papasa siya kay mommy at daddy. Hindi siya nagkomento. Napapailing na lamang siya habang nakikinig sa mga to. They already came to a conclusion that there was something going on between her and Justin. Well, there really was. But it was not like what they thought. And whatever it was, she didn't know. Ayaw niyang umasa, kaya ayaw niyang magtanong. Gayunman ay ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi siya umasam ni Gabutil man lang. Dahil ang totoo ay umasam ang puso niya. Pero hanggang dun na lamang yun. She was just enjoying every minute with him. Dahil batid niyang hindi magtatagal ang anumang meron sila. Naalala niyang mag-iisang buwan na siya sa Pilipinas. Hindi niya napansin ang paglipas ng mga araw na animo hangin lang na dumaraan. Soon enough, she would be leaving the country. Aalis siya dahil kailangan at yun ang nararapat. Biglang may bumalot na lungkot sa kanyang puso. She took a deep breath. Tila ba sa pamamagitan nun ay mawawala ang tila malaking tipak ng batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sa ngayon ay mag-e-enjoy muna siya. At least, she would be banking on some good memories na maaari niyang dalhin sa pagbalik niya sa Amerika. Habang nakikipag-inuman si Justin sa kanyang mga kaibigan, ay ngiting-ngiti siya. You seem happy, puna ni Oscar sa kanya. Sumang-ayon sina Drew at Gabrielle. Nasa pad sila ni Oscar at nag-iinuman sila. Magkakabarkada silang apat mula pa nung high school sila. Hanggang sa kasalukuyan, kahit abala sila sa kani-kanilang mga trabaho, ay naroon pa rin ang magandang samahan nila. Oo nga, you should see yourself, bro. Mukha kang timang nangingiti-ngiting mag-isa. Kaunti na lang iisipin kung naawa ka na sa kapatid mo. Wika ni Gabriel, naiika-ikang lumapit sa kinaroroonan nila. Nakasling pa ang kaliwang braso nito. Nais niyang matawa sa itsura ng kaibigan. Ang kapatid niya ang dahilan kung bakit iika-ika itong lumakad ngayon. Could it be because she's back? Tanong ni Drew. Who? Sabay na tanong ni na Gabriel at Oscar. Selena, do you still remember her? The girl with the thick macro glasses. Selena Ruiz, the geek. Oh, really? Sabay na tumutok sa kanya ang dalawang pares ng mga mata. Shut up, Drew. Nagkibit-balikat lamang to. Drew could be irritating sometimes for being so unmindful. What about her? So what if she's back? Sunod-sunod na tanong ni Gabriel. Alam mo, Gabriel, napasok ka lang sa showbiz, naging chismoso ka na rin. Komento ni Oscar. Paring Justin, ano nga ba ang tungkol kay Selena? Huwag mong sabihin muling bumalik ang drama ninyo. Tingnan mo tong Oscar na to. Nagmamalinis, mas chismoso ka naman kesa sa akin. Sabi ni Gabriel. Bro, how does she look now? Hindi na ba siya mukhang, ow! Sakit mo na, Oscar! Hiyaw nito. Siniko kasi ni Oscar ang braso ni Gabriel na may pilay. Sige, tuloy mo pa yung sasabihin mo. Siguradong hindi ka lang masasapak ni Justin. Gulpi pa ang aabutin mo. Tingnan lang natin kung makagawa ka pa ng pelikula kapag nagkalasog-lasog na ang buto mo. Hindi ka pa nakontento dyan sa inabot mo sa kapatid niya. Oo nga, Gabriel. Huwag na huwag mong tatawaging frog si Selena. Baka paglamayan ka namin bukas. Saban ni Drew. Pinukul niya ang huli ng nagbabantang tingin. What? Anito. Itinaas nito ang mga kamay. Pasaway ka rin talaga, Drew. Alam mo namang masakit manapaktong si Justin. Nasampulan ka na nga dati, di ba? Magbehave ka na lang dyan, ha? Oh, eto, lumaklak ka na lang. Ani Oscar, sabay abot ng isang bote ng alak kay Drew. Magpakaimo ka na lang dyan, Drew, sabi ni Gabriel. Ipinagkibit palikat lamang yun ni Drew. Tahimik na tinungga nito ang lamang alak ng kopita nito. Maya-maya ay walang paalam na tumayo si Justin at tinungo ang pinto. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Oscar sa kanya. Hindi siya sumagot. Baka magliligaw. Ani Drew sabay tawa. Good luck, pare! Sabi naman ni Gabriel. Naiiling na lamang na naglakad palayo si Justin. Patulog na sana si Selena nang marinig niya ang mahihinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Nang buksan niya yon, ay ang nakangiting mukha ni Ate Colleen ang nabungaran niya. Akala ko tulog ka na, ate.
Somebody came by to see you. Imporma nito. Ang mga mata nito ay tila kumikislap. Ha? Sino? Pasado alas 10 na ng gabi. You're Prince Charming! Who else? Napamaang siya. Sino pa nga ba ang Prince Charming niya kundi si Justin? Napasimangot siya nang maalalang maliban sa pagtawag nito kaninang umaga ay hindi na ito nagparamdam pa. Pagkatapos ngayon, kung kailang gabing-gabi na ay saka ito magpapakita? Anong kinagawa niya rito? Aba, eh malay ko. Hindi naman ako ang pinuntahan niya rito para tanungin ko. Why don't you just go downstairs and ask him? Yun lang at tumalikod na ang kapatid niya. Nagmamadaling nag-ayos si Selena ng kanyang sarili. Pagbaba niya ay naroon nga si Justin, naghihintay sa kanya. Nakangiting tumayo ito nang makita siya. Napagtanto niya na siguro nga ay hindi na maaalis ang kakaibang kabog sa dibdib niya tuwing nakikita niya ito. What are you doing here? It's already late. Anya, habang patungo sila sa garden. Niyaya niya ito roon dahil tiyak nang hindi mapipigilan ni Ate Colleen na makinig sa usapan nila kapag nasa loob sila ng bahay. I'm sorry, hindi natuloy yung lakad natin kanina. It's fine. Anya, ikinumpas pa ang kamay sa ere. Hinintay niyang may sabihin pa ito pero nabigo siya. Is that all? Yun lamang ba ang pinunta nito roon? Ang mag-sorry? I just wanna check on you. You should have called me up na lang, kaswal na sabi niya. Itinago niya ang nararamdamang kilig. Don't you wanna see me? Tanong nito at nakapamulsang humarap sa kanya. Hindi naman sa ganon. In fact, I want you here. Napakunot-no siya. Wait, are you drunk? Napakamot ito sa ulo. Nakainom lang. You're drunk? Bakit ka nag-drive nang nakainom? Hindi mo ba alam na delikado yun? Pagkastigo niya rito. Hindi niya maitago ang pag-aalala. Batid niyang maraming aksidente ang nangyayari dahil sa pag-drive ng nakainom. Concerned ka sa akin ah. Tudyo nito, sabay kiliti sa tagiliran niya. Naiinis na umiwas siya sa binata. Hindi ka nakakatawa, Justin Voldemort. At huwag ka ngang nagpapakute dyan, hindi ka cute no? Masungit na sabi niya rito. Hindi niya maamin ditong concerned siya. Tumawa ito ng marahan. Ang sungit naman ang ali. Sorry na po, madam. Don't worry. I promise it won't happen again. Anitong itinaas pa ang isang kamay na tila nanunumpa. Huminga siya ng malalim. Pasalamat ka, kamukha mo si Tom Cruise. Lumapit ito sa kanya at langlalambing na inakbayan siya. Isiniksik naman niya ang sarili rito. They stayed in that position for quite some time. Maya-maya ay niyakap siya nito. Wala ni isa mang nagsalita sa kanya. Can we just stay this way? Pabulong na tanong ni Justin kapag kwan. Like, all night long? Matutulog tayo ng nakatayo? May halong pagbibiro na sabi niya rito. No, forever. Natigilan siya. Mukhang seryosong seryoso to. When she looked up to see his face, she realized he was sincere in what he said. Napalunok siya. I want to. Nais niya sanang sabihin. Pero sinarili na lamang niya yun. Tahimik na inihilig niya ang ulo sa malapad na dibdib nito. Dati ay hindi niya matukoy kung ano ang nararamdaman niya para sa binata. Pero ngayon, ayaw na niyang dayain ang kanyang sarili. Mahal niya si Justin. Mahal pa rin niya to. Kahit kailan ay hindi ito naalis sa puso niya. Come on, give me that! Hindi pinansin ni Selena si Justin. Sa halip ay iniiwas niya ang mga larawang pilit itong inaagaw mula sa kanya. Tawa siya ng tawa habang pinagmamasdan niya ang mga picture nito noong baby pa to. Ang taba-taba pala nito noon! Bakit pa? Ang cute-cute mo nga eh! Mukha kang siopaw! She giggled, then puffed her cheeks to mock him. Pulang-pula mukha nito na napapakamot na lamang sa ulo. Nasa pad sila ng binata. Doon sila dumiretso pagkatapos nilang umattend sa send-off party ng isang kaibigan nito. Napagdisikitahan niyang buklatin ang nakita niyang album na nakakalat. Ayon dito, si Jessa raw ang may kagagawa noon. Is this Jessa? Tanong niya habang nakatingin sa batang babaeng nasa larawan. Tumango ito. Ang cute! She's so small! Parang pwedeng gawing keychain! Natutuwang komento niya. Pumalatak ito. Small but terrible. As in, T-E-R-R-I-B-L-E. She's a walking farce. His eyes grew big.
Sobra ka naman. Your sister, as far as I could remember, is... Natigilan siya nang sa susunod na folio ay nakita niya ang kanyang larawan. Based on her dress, it was taken during the promenade. Hindi lamang iisa ang kuha niyang naroon. Dahil sa mga sumunod na larawan, ay pulos mukha na niya ang nakikita niya. Ang ilan sa mga yun ay stolen shots. Hindi makapaniwalang lumipad ang kanyang tingin sa binatang nakatalikod sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Parang lumaki ang puso niya. Did he really keep those all of these years? Naging mahalaga rin ba siya rito? Namasa ang kanyang mga mata sa isiping yun. Hindi niya napigilan ang pag-ahon ng pag-asa sa kanyang dibdib. Nang humarap sa kanya si Justin, ay dagli niyang isinara ang photo album. Maya-maya, ay pumailan lang ang awitin na nagmula sa player. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang nakatayo ito sa harap niya. Nakalahad ang isang kamay sa kanya. May I have this dance with a beautiful lady? Nakangiting inabot niya ang nakalahad na kamay nito. Hapit na nito ang bewang niya sa sumunod na sandali. She was relishing their nearness and the song. You're my first dance, pabulong na sabi niya rito habang nakasindig sa dibdib nito. Halos marinig na niya ang tibok ng puso nito at ang tibok ng puso niya na tila pumipintig sa iisang ritmo. It felt good. It felt like she was home. She wanted to stay in his arms forever. Sad to say, we never had the chance to dance during the prom. Ganting bulong nito. You walked out on me, remember? I know, pero ikaw pa rin ang first dance ko. Bahagyang lumayo ito at hinuli ang kanyang mga mata. Nagtatanong ang mga mata nito at tila pilit na hinahanap sa kanyang mga mata ang katotohanan sa kanyang sinabi. I never danced with anybody else, Justin. I didn't know why. But now, I know. All the while, I've been saving it for you, she said softly, meeting his gaze. She saw happiness cross his eyes before he cut the distance between their faces and claimed her lips in a gentle warm kiss. Nang lumalim ang mga halik nito, ay napahawak siya sa batok ng binata. Para siyang nalulunod. Gaya ng dati, she couldn't think of anything more. It was all just about the two of them. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang mga paa mula sa sahig. The next thing she knew, buhat na siya nito patungo sa silid nito. His lips never left hers. Nang unti-unting kalasin nito ang botones ng kanyang blusa, tuloy na siyang nawalan ng lakas upang tumanggi. At wala siyang balak tumanggi. Mahal niya si Justin. Sa puso niya ay wala nang puwang pa ang anumang sakit o galit dala ng nakaraan. Bahala na bukas. She was willing to give him the claims of her everything. Her first everything. Wala na ang musikang kanina ay pumapailan lang. Ang humalili ay isang musikang sila lamang ang nakakarinig at nakakaramdam. Isang musikang walang kasing tamis, walang katulad. They danced with the rhythm of their hearts, with their bodies joined together. All she could think about was him, caressing her, loving her, taking her body and soul. At wala siyang pinagsisihan dahil ito lamang ang lalaki na minahal niya sa buong buhay niya. Magkaroon na kaya ng happy ending sa pagitan ni Justin at Selena? At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento.